Good morning, guys. So, nandito tayo sa public toilet. Kasi guys, napadaan lang tayo kasi magbabayad ako ng bills ng aking kuryente. So, dumaan ako dito. Ito yung kanilang ano, public toilet. Ganda, 'di ba? Simple pero malinis. So, kaya pag halimbawa nagbisita kayo dito, guys, kung sakali lang mapadaan kayo dito, ganito rin ninyo iwanan. Malinis. Datnan ninyo ng malinis, tapos iwanan ng malinis. So, ayan. So, ayan. Papaganda muna tayo ng kunti. Pero ang cute-cute niya. Ano lang ito eh, parang 2 years ago lang nila pinagawa. So, ayan. Dalawang ano lang naman, dalawang pinto. Pero ang ganda. Gustong-gusto ko yung kulay. Cute-cute. So, ayan. Diba yan sa loob? Oh, ang ganda. Cute-cute. So, gobyerno ang nagbabayad nito. So, ayan ang pangalawang pintuan. The second room of this public toilet. Simple and beautiful. So, we have to maintain clean for us and for our visitors. So, ayan guys. Diba ang ganda? Cute-cute. So, yan ang isang lababo at ang pangalawang lababo. So, pupunta muna tayo guys sa bangko kasi magbabayad ako ng aking bills na sa kuryente. So, yan ang pintuan. Ayan. Tapos yan na ang palabas. So, so, nandito na tayo guys sa labas. So, dito kapag kapag weekdays, marami ditong mga yan, dumadaan. Kasi plaza yan eh, dire-diretso doon. Plaza ang ang gitna. So, ngayon naman is hindi ako mag tagal sa pag-vlog kasi mamaya magwo-walking pa kami. Kasi ang ganda-ganda ng araw. So, ayan guys, oh. Ayan. So, dito ang karamihan na pinapasyalan ng mga tao kasi nandito na lahat, bangko, pamilihan. Ah, so, yun, bukas. So, dito tayo sa bangko, guys. Kasi mag-ano ko. So, ayan. Ganda ng kanilang entrance kasi mag babayad muna ako ng aking bills sa kuryente. Kasi kung hindi ako magbabayad, baka meron akong na penalty ako, so kailangan parang hindi ko yata dito dala. Hindi ko dala naman pala. Wala dito. Labas muna tayo guys. Kunin ko sa ito, naiwan ko sa sa isang bag. So, ayun. Labas muna tayo kasi naiwan ko dito sa kabilang. Iwan ko dito sa isang kabilang bag. Dahil pag hindi ko ito binayaran, papadalhan nila ako ng penalty. Tapos ang penalty, babayaran ko pa ng extra.
So, yan na guys. Nag-ano na yung simbahan. So, balik tayo ulit dito sa loob kasi. So, yan. Ang hirap, no? Kasi tatrabaho lang tayo nang nagtatrabaho tapos ibabayad lang natin sa lahat ng bills, ano? Minsan, siyempre, nakakapanghinayang din. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magawa. Kailangan nga natin magbayad. Pero mo pag sahura na, excited tayo kasi siyempre sahod na, no? Tapos biglang babayad mo na lang lahat, matitira na lang pamalingki. Tapos another, hintay na naman ng sahuran. Andito pa naman sa amin, guys. Ang sahuran pa naman dito sa amin is isang beses lang sa isang buwan. So kailangan matigas ka talaga mag-budget ng matitira ng iyong sahod kasi kung hindi laging kulang. So yun, kaya yun ang sinasabi ko, talagang dapat talaga matigas tayo sa budget. Saka ayaw ko na rin mangutang kasi sabi nga ng kaibigan ko sabi niya, kung hindi mo sasanayin ang sarili mo sa tipid, hindi ka masasanay sa utang. Kaya dapat talaga hindi ka nangungutang. So yun guys, yun lang ang payo ko na masanay tayo sa masanay talaga tayo sa hindi hiram, para masanay tayo magtipid. So kaya pag may mga damit ako na gusto ko talagang bilhin, talagang pinag-iipunan ko siya 3 buwan bago ko bilhin para sigurado na hindi ako manghiram. Kasi yun yung dati talaga hindi ako nanghiram. Kung nanghiram lang ako kasi dati may pinapaaral ako mga kapatid ko, talagang nanghihiram ako. Pero ngayon, na wala. Yung pamangkin ko na lang yan, inaalalayan ko siya hanggang sa makatapos. Pero malapit na lang din. Malapit-lapit na din siya makatapos itong December na. Kasi pag natapos na yun, so ayun. Yung anak ko na lang, kasi mag-aaral yung anak ko dito ng gusto ng anak ko, mag-aaral siya ng nurse. So yun na lang ang yung pag-iipunan ko. Tapos, yung bunso ko naman, 9 years old pa lang naman, so tagal-tagal pa mag-iipon, may ipon kahit piso-piso kada sahod. So, bago naman yun is makaipon na ako. Tapos yung mga dyan sa mga lahat ng mga umutang sa akin at lahat ng may utang sa akin, magbayad na kayo guys kasi kagaya ngayon, kailangan ng anak ko sa pamasahe niya, pabalik-balik sa kanyang training kasi nagtitraining yung anak ko sa military. So, kailangan magbayad kayo sa akin. Lahat ng mga nangutang sa akin, guys, yung talagang utang na alam nyo na kung sino kayo na nangutang sa akin, dapat ibalik nyo yung pera. Kasi, yun ang pangusapan natin na magbayad kayo, magutang kayo. Bayad kayo kada sahod nyo. 300 pesos. Matatapos din yan. Ganun talaga. Kasi ganun din ginagawa ko. Lahat ng mga inutangan ko, inuunti-unti ko talaga ng bayad hanggang sa natapos. So, dapat ganun din ang gawin nyo. Dapat magbayad kayo sa utang. Kasi, dapat talaga na magbayad kayo. Para alam na ninyo na ang pera ay hindi naman basta-basta pinupulot. At mas masarap ang pakiramdam kung nagbabayad kayo sa utang. Maniwala kayo. So yun guys, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa mga nagsusuporta sa aking small channel. Thank you guys. Have a nice day.